Magandang araw po. May breaking news po tayo ngayon. Nakita ko kasi sa Twitter eh. Natuwa ako nung nabasa ko. Sabi ko, talaga nga naman. Iba talaga itong ABS-CBN. Ibang level ng kawalang-yaan itong mga to. Ha? Alam nyo, ito hong ikikwento ko, patungkol po ito kay Johnny Manahan. Yung tinatawag nilang Mr. M. Alam nyo, nung panahon na Mocha Girls, nag-guest-guest pa ito sa ilang mga shows ng ABS. Kilala yan si Johnny Manahan o si Mr. M. Parang big boss yan eh. Big boss yan ng mga talents. Kasi siya ho ang sabi nga chairman emeritus ng Star Magic. So, sa madaling salita pag yan ang nagsabi, nag-recommend, pag ikaw nagustuhan yan, at pag ikaw hindi rin nagustuhan yan, good luck sa karir mo. Ganun yun eh. So, kung type ka niya, type ka niya bilang artist, gusto niya yung pagiging entertainer mo, talaga nga namang laman ka ng mga shows ng ABS-CBN. Pero pagka hindi ka niya nagustuhan, talagang delicates ka sa karir mo. Kahit nga guest ka lang eh. Pag ikaw guest, at sabi sa akin noong time na yun, pag siya ay natuwa sa inyo, talagang igigest ka niya kahit hindi ka pa artist ng Star Magic. Pero pagka hindi natuwa sa iyo yan, talagang hindi ka igigest. At the same time, naalala ko ito eh. Kwento ko lang sa inyo. Naalala ko nung panahon na meron silang sariling girl group. Tapos nakatapat ito ng Mocha Girls. Hindi ko na lang sasabihin. Itong girl group, di umano ay hawak ng Star Magic at saka ng ni Johnny M, ni Mr. M. And nung nasagasaan namin sa isang show ito, naalala ko pa yun, sa Blue Wave, sabihin, nasagasaan, nagkaroon ng parang hamunan na mag-show pareho kami sa Blue Wave, medyo alanganin yung performance nila, napahiya sila. Hindi naman sa ano ha, pero kasi syempre, yung Blue Wave, teritoryo po ng Mocha Girls yun eh, yung time na yun, at talagang ano yun, mga taong naan doon, tagahanga na po ng Mocha Girls doon. Nung nag-guest po yung grupo ni Mr. M dyan sa Blue Wave, medyo hindi na-appreciate ng tao. Kasi English speaking, pasosyal, shala, time na yun si Mocha. Magaling talaga sa tao yun si Mocha. Nabalitaan to. Ang balita sa amin, dyan sa ABS-CBN, medyo parang hindi naman sa nagalit o medyo nainis ang ABS-CBN, ang pamunuan ng ABS-CBN, kasama na po dyan si Mr. M. Kaya mula nun, parang naban na kami sa guesting ng ABS-CBN. Ito ay kwento-kwento lamang, okay? At ganun naman din talaga nangyari, hindi na kami makapag-guest dun sa mga shows na hawak ng ABS-CBN, particularly hawak ng Star Magic. So medyo may ganung eksena. Okay lang naman sa amin yun, naintindihan namin syempre, they have to take care of their artists. It's part of their job. Okay lang yun. Walang masama doon, normal yun. Pero, ang ibig ko lamang pong sabihin dito, talagang itong si Mr. M, kilala na ho ito sa industriya. Kinakatakutan na ho ito. Ginagalang at minamahal ng mga artista. Sobra ho yan si Mr. M. Hindi mo nga aakalain na aalis to ng ABS-CBN. Kasi pag sinabi mong ABS-CBN at artista ang pinag-uusapan, si Mr. M yan. Siya ho ang talagang kilalang kilala na humahawak ng mga artista at napakagaling po niyan. Nakakapagtaka lang, etong nabasa ko sa PEP, sa pep.ph, in-interview nila si Johnny M, which is si Mr. M, at wala na pala si Mr. M sa ABS-CBN. Noon pa, okay, I think it was 2020. Tapos ang balibalita nga noon, dahil sa mawawalan ng franchise, dahil daw walang daw ang franchise ang ABS-CBN, at saka dahil daw magtatayo ang TV5 ng Sunday Noon Time Live, which is sa hawakan daw niya. Yun ang kwento, yun ang chismis. Pero ang nangyari po pala ay hindi ganon ang dahilan kung bakit umalis si Johnny M, which si Mr. M, na nagsilbing 40 years, I think 35 to 40 years according to this article,
At ang sabi dito, kaya daw nagdesisyon si Mr. M na umalis ng ABS-CBN ay walang kinalaman sa prangkisa ng ABS-CBN o kaya sa Black Timer Show ng TV5. Okay? Ayon sa interview ng Pep, kaya daw umalis si Mr. M dahil ang ABS-CBN may ginawang shadow center, parang shadow talent center. So, Star Magic, tapos may shadow talent center sila. Dalawa. Eh, ang Star Magic lang po may hawak ng talagang artist ng ABS-CBN na pinamumunuan ni Mr. M. Tapos, yung mga lumalabas daw ng Pinoy Big Brother ay kinukuha nitong shadow talent center ng ABS-CBN. Yung mga nananalo. At ang napupunta daw kay Mr. M o dun sa Star Magic ay yung mga latak na. So, marami daw nagre-reklamo dun sa Star Magic kay Mr. M at nagagalit na parang sumasama ang loob sa pamunuan ng ABS-CBN na bakit ganun pinapriority yung shadow talent. So, yun na isa sa mga dahilan daw kung bakit nagagalit itong mga tao ng Star Magic. Sabi pa nga dito, tila walang pakikipag-ugnayan sa Star Magic pagdating sa pool of auditionees na nakakadiskubre roon bilang potential talents. Kinalaunan, mayroon na rin daw binuong aspiring idol group mula sa Star Hunt. Nasasagasaan daw ang scope of work ng Star Magic. That didn't sit too well with my people. Diretsong sabi ni Mr. M. It's not like I was whining and complaining. My people were complaining to me. Mr. M, papaano ba yan? They have their own talent center and their own talents. I said, ito yung sabi ni Mr. M, that's not too nice. That makes us irrelevant. Maybe they're trying to make us irrelevant. Ayon pa kay Mr. M, sinusubukan niyang kausapin ng ABS-CBN management hinggil sa setup na tinatawag niyang Shadow Talent Center. So sa madaling salita, winawalang niya sila. Mismong matagal na nagsilbe dyan sa ABS-CBN na Star Magic sa pamumuno ni Mr. M, winawalang niya pa ho sila. Ganun ho katindi ang management ng ABS-CBN. Ang dating daw, sabi ni Mr. M, ginagawa silang irrelevant. Isipin niyo ha, si Mr. M ito ha, ginaganyan pa ng pamunuan ng ABS-CBN. How much more yung mga maliliit na artist dyan? Ito, boss na ito eh. Ayon kay Mr. M, I took this up with higher management. Nothing happened for 2 years. So 2 years niya itong nirereklamo. Nothing happened for 3 years. 3 taon na pala. Dagdag nito, we brought it up to highest management and nothing happened. I miss the days when FMG and Charo were around. Because of their high ethical standards, they would have done something about it. As FMG used to say, kanya-kanyang racket yan. Racket namin yan, the discovery and training of artists, not anyone else. So sa madaling salita ho, aside dun sa Pinoy Big Brother na lumalabas na mga talent doon na napupunta dun sa shadow talent, meron pa silang ginawang audition caravan o yung one-stop shop para sa auditionist na maaaring isabak sa iba't ibang reality show na network. Na tila, sabi nga niya, tila walang pakikipag-ugnayan sa Star Magic. So sinasagasaan sila. Ultimong sarili nilang tao, sinasagasaan ng management ng ABS-CBN. Diyan na po nainis si Mr. M. Yan po ang dahilan kung bakit umalis daw si Mr. M. Alam nyo, nung iniisip ko to, sabi ko talaga na naman, napakawalang yan ng ABS-CBN. Ultimong yung pinaka-sikreto nila kung bakit yung mga talent ng ABS-CBN na mayagpag, kung bakit yung talent ng ABS-CBN mas nakilala kumpara sa ibang mga network. Alam naman natin yan eh, diba? Doon sa ibang network, kailangan po pa bigyan ng, o lagyan ng name tag yung mga artista nila para makilala mo. Ang ABS-CBN talaga, pag sinabing
ABS-CBN ka, lalakang artista. Pag ikaw napasok sa kanilang mga shows, ikaw ay nag-guest dyan, siguradong puputok ka nationwide. Malaki talaga ho ang kontribusyon ng ABS-CBN sa mga artista. Lalo na ho dun sa mga alam natin na walang pangalan, tapos hinawakan ng Star Magic. Naku po, napakagagaling ho at talagang may training pa sila dyan. So napakahusay ho. Wala hong ano, we cannot deny that fact. Alam mo yan sa industriya na ang sikreto niyan ay si Mr. M. Alam mo yan kahit ipagtanong niyo sa kahit sino mang manager, kahit hindi pa under ng Star Magic, ginagalang ho yan si Mr. M kasi siya nga ho ang bossing dyan sa mga TV shows, sa mga ASAP, sa mga kusaan saan. Sila ho yung ano, talagang pag sinabi ni Mr. M i-guest to, pag ito i-guest, aba, sunod lahat ng tao dyan. Ganyan ho ang respeto ng mga talent coordinator kay Mr. M. Sobra ho, boss yan eh. Tapos ginanito ng ABS-CBN. Tapos sasabihin ninyo, kapamilya, hindi ba ho baka kawalang yan ang tawag dyan? Sana ho, yung mga artista na patuloy na pinagtatanggol ang ABS-CBN, abay, magising na po kayo. Ngayon, kaya kayo inaalagaan yan dahil kumikita ho sa inyo ABS-CBN. Pero eventually, pag nalaos kayo, sinasabi ko sa inyo, baka ilaglag kayo niyan. Baka ho, kusang kayo pulutin. Hindi ko naman sinasabing ilaglag nyo ABS-CBN. Walang ganun. Kaya lang, pakinggan din ninyo yung mga nagre-reklamo sa ABS-CBN. Pakinggan din ninyo at huwag nyo binabara at inaano ninyo na akala nyo galit lang yung opinion personal lang. Hindi ho. Nakita naman ho natin sa pagdinig. Yung mga dating reporter, dating mga ano, nagagalit, bakit walang benefits, wala lahat. Nakita natin yan sa camera. Tapos, eto, isang ano naman, sa entertainment naman. Hindi lang sa news pala nangyayari yun. Mismong sa entertainment, ganyan din. Tapos magagalit kayo dun sa mga taong bumabanat sa ABS-CBN. Bakit hindi nyo banatan ito? Sige nga ho, banatan nyo nga si Mr. M. Sabihin nyo, hindi totoo yan, mali yan. Oh, eto, lumabas ito sa news ha. Sa PEP po, lumabas po ito. In-interview nila si Mr. M. Oh, ngayon sasabihin nyo na, ah, hindi, kapamilya. Uy, gising. Gising kayong mga tutulog-tulugan dyan. Gising kayong mga artista na feeling ninyo, talagang kapamilya ang touring sa lahat ng mga artist ng ABS-CBN. Mahiya nga kayo. Sa totoo lang, mahiya po kayo. Kaya nga, ang tanong ko dito sa mga artista na naandyan. Talaga bang concern kayo sa mga artist, sa mga worker, o sa mga empleyado ng ABS-CBN? O baka naman concern lang kayo dahil mawawalan kayo ng project, kaya pinagtatanggol yan. Alam nyo, kung talagang mahal nyo mga empleyado at mahal nyo yung mga artist ng ABS-CBN, ito yung dapat ninyong binibigyan ng boses, yung mga reklamo ng mga taga ABS-CBN. Huwag lang kayo magingay dahil sa mawawalan kayo ng trabaho. Selfish pala kayo eh. Kung ako sa inyo, mag-vlog na lang kayo. Huwag na kayo dyan. Kasi nadadagdagan nyo pa yung pang-aapi sa ibang mga empleyado at mga artista. Pwede naman kayong kumita ng sarili nyo sa YouTube. Sa amin kayo nagagalit na nagbibigay ng boses sa mga naaapi dyan. Tumigil nga kayo sa kaartehan ninyo.